One, two, three, come on! Welcome back to my channel. This is your mama, Sam. Hello, mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Siyempre, kung ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin at dating, di ba? Kamusta naman ang pa-ovaltine dyan? Talagang pack na pack, o di ba? Kuragan-karag. Kamusta na? Kaya mo ba to? O di ba? So, hindi po si Samantha Panlilio ang nasa harapan ninyo ngayon, kundi po nag-iisang diyosa ng Thailand. Wala nang iba kundi si Mama Sam! O, di ba? Kamusta naman, Hazel Ortega? Kaya mo ba to? O, di ba? So, yon. So, kamusta naman balahibong pusa natin dyan? Lumalabas sa eto, yung pering, hindi maayos, kaloka. So, yon. So, kaninang umaga, bumaba nga ako na ganito na talaga ang itsura ko. Kamusta naman, kamis-kamis na ako. Di ba? So, yon. Talaga naman lahat sila. Ay, nako, nagtinginan sa akin para silang nakakita ng prinsesa ng Thailand. O, di ba? Kamusta naman sila, mga inggitera? So, kasi mga pressure ko dyan, mahal na mahal ko kayo, so wala na talaga kayong magagawa, hindi na ninyo ako makokontrol, charot. So yon, so kamusta naman, so sana lahat kayo ay napasaya at talagang natuwa sa outfit natin ngayon, dahil today ay kumain ako ng tender juicy hotdog. O diba, kanina naman hotdog nakain ko, charot. So wala tayong mga ginagawang kabalbalan, kundi talagang ganito lang ang resulta na kapag umiinom ng madaming Ovaltine, diba? So yon, so yun lang yung nalusan ko kanina. Ovaltine lang, guys. Ay nako, gaganda ka na ng ganito kaganda. Kaya kung gusto mo maging maganda katulad ko at maging flawless na katulad ko, mag-Ovaltine ka na. O, diba? Kasi ako na LB. May tinalop at tinalop pa kita sa kaputian mo. O, diba? So yon, so ganito talaga. Lumabas. So, ganito talaga, kailangan talaga ipagpatuloy lang natin ang ating kagandahan dahil hinahamon tayo ni Kuragan Karag. I love you, Kuragan. So, yon. So, talagang nag-iisip ako kanina kung ano yung hindi mo kayang gawin. For sure, hindi ka pwede magganito kasi upulihin ka dyan sa Qatar, di ba? So, yon. So, oh, di ba? So, yon. So, kamusta naman yung mga basahan namin dito? Hindi nagagamit ko siya ng bonggang-bongga, di ba? So, yon. So, sa mga nagre-request po ng gusto ninyo iba yung look ko, mahaba ang wig ko, magpadala kayo ng wig, mga ambisyosa kayo. Kung nakapag-request kayo, akala ninyo, dali-dali na ginagawa ko. Puro kahihiyan na to. Charot. So, yon. So, siguro next time. So, hintayin lang natin. So, pupunta ako ng Miss Grand, ganito itsura ko. Kamusta naman, di ba? Takot siguro lahat ng tao doon sa akin. Laki ng katawan ko. Kamusta naman, Pacquiao, o, di ba? So, yon. So, si Pacquiao kapag ganito, maloloka siguro si Jinky. Di ba? So, yun, so ito na nga, ang daming ako, ang daming intriga, ang daming chika ngayon dito sa social media. Ito nga, isa nga sa nabasa ko, Miss Grand International, nagkakadayaan daw sa botohan, o diba? So yun nga, kasi diba, parang nung ano, itong si Miss Cambodia, biglang umangat ng bonggang-bongga, at hindi lang yon si Miss Indonesia. Ang nakakaloka lang, konti yung likes nila, pero ang daming share, o diba? So yun, so sila yun na yung nangunguna, natabunan ng tuluyan ang Miss Philippines. Nasa number 9 spot na tayo. Kaya guys, sana naman tulungan natin to si Samantha Panlilio na makapasok dito sa pa-dinner ni Mr. Nawat sa top 5 para naman at least, di ba, ma-experience niya rin yung na-experience ng ibang candidate sa Pilipinas. Pero ako, kung ako tatanungin ninyo, kung hindi man siya mapasama dyan, okay lang yun. Kasi hindi naman din nanalo, hindi din naman kasama dyan noon yung mga nanalo sa top 5. Baka feeling ko ngayon pa yung nagbibigay malas. Kaya hindi tayo na nanalo. Baka ngayon, iba naman, di ba? Pag hindi siya kasama doon sa pa-dinner, at least, di ba, malay mo sa atin naman ang corona. O, di ba? So, yun. Kaya, go lang. Pero as long as possible, as long kung kaya natin i-push ito na makapasok dito sa top 5 si Samantha, i-push natin siya ng bonggang-bongga. Pero guys, lagi niyong tandaan, hindi po basihan ang botohan ninyo para manalo ito si Samantha dito sa Miss Grand International. O, di ba? So, yun. Sa mga inggitera naman, huwag na kayong mainggit. Tumulong na lang tayo. O, di ba? So, yun. Ito pa, isa pang nakakalokang intriga. Sabing ganon,
Miss Cambodia, number one sa kanilang prediction para sa Miss Universe dito sa kanilang page sa Cambodia. O, kamusta naman? O, diba? Kasi wala kasi nagbibigay sa kanila ng number one spot sa mga ibang, ano, sa mga ibang page, prediction page. So, sila na ang naglagay sa sarili nila sa number one para at least, diba, maramdaman na nila na number one sila. Ano ba, Thailand? Huwag kayong umiyak dyan. Hindi naman sila mananalo. Tara. So, yun. So, hayaan na natin sila na namin nila yan. Hayaan na natin sa kanila na ipa-feel natin yung malagay sila sa number one spot. Kasi, ano eh, page nila yun eh, doon sila masaya, so itodo na nila yun. Kumbaga parang hayaan na natin, at least diba, nalagay sila sa number one spot para sa page nila, doon sa prediction. Prediction lang naman to, so ibig sabihin, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero mas gusto ko na si Miss Cambodia ay sana makalaban ng todo-todo dito sa competition ng Miss Universe. At hindi lang yun, sana malagay talaga siya doon sa talagang spotlight na kailangan niya dito sa Miss Universe, diba? Kasi inaapi ng ibang mga taga-Thailander itong Cambodia. Charot, alam naman natin na tinatry din naman nila yung best nila. So, sana manalo din naman sila, diba? So, ako para sa akin, yung mga Cambodian, ako nung nakaraang taon, magaling din naman yung kandidata nila. Hindi lang talaga nabigyan ng pagkakataon, diba? So, yon. So, support din natin ang ating mga kapitbahay, lalo na Southeast Asia din yan. So, dapat supportahan din natin. So, hayaan na natin na feel nila yung moment. Sabi ng ganun, feel this moment, o, diba? So, yon, mga Inggitera talaga. Alam mo kasi, kapag Inggitera ka talaga, wala kang magagawa dyan sa mga tao. Yan. Kasi wala silang ginawa kundi pintasan nila ng pintasan ko ano yung nakikita nila. Hindi katulad ko na talagang, ay nako, ito todo ko to, mamatay kayo sa internet kasi hindi nyo kaya to. O, di ba? So, yun, para lang kung focus kaya hindi ka nakakaloka. So, yun. So, kuraga, bigyan mo nga ako ng lalaki. So, ako yung bugaw ko dyan na si Gaisel Ortega. So, yun. So, ito na. Sabi ganon, Thailand, sa Thailand page naman, pinost nila, Philippines, ginaya ang pa-accessory ni Miss Thailand. O, kumusta naman? Tayo na yun ng gaya talaga. So, yun. Kasi doon sa portrait picture na nilabas nga dito ni Miss Beatrice Luigi Gomez, meron siya mga accessories na ginamit doon na katulad din ng ginamit ni Miss Thailand noong 2015 dito sa kanyang portrait picture. Kaya naman sabing ganun, ginaya daw yung styling ng Thailand ni Beatrice Luigi Gomez. Kumusta naman? So, tayo talaga ng gaya. So, yun. So, siguro po, incident lang na ganun din yung kaparehas din lang yung ginamit. Tapos, para sa akin, siguro, hindi naman sa intention na gayahin kasi meron naman sariling styling talaga ang Pilipinas at nakikita ko naman na kung gayahan ang pag-uusapan, eh, matagal na ninyong ginagaya ang Pilipinas dahil doon pa lang kay Catriona Gray, di ba? Talagang bugbog na ang paggagamit ninyo sa panggagaya ninyo kay Catriona Gray. Pero, alam mo yun, wala namang masama kung gayahin, wala ding akong nakikitang mali kung magkaparehas, wala akong nakikitang mali doon sa ano, sa mga sitwasyon na yan. Kasi kung tutuusin, pare-parehas din lang naman yan talaga. So, hindi imposible that yung accessories ni ganito ay magamit ni ganito. Kasi natural, may ibebenta na magkamukha kayo ng accessories. So, saan pa, di ba? So, nagkataon lang yan. Hindi intention na gayahin. Saka iba ang itsura ni Beatrice, iba ang itsura ni Miss Thailand. Paano mo naman sinabi na gagayahin? Ano ba? Kamusta naman, lot-lot? So, yun. So, ganun lang talaga. So, parang feeling ko nagkataon lang at hindi natin dapat seryosohin, di ba? So, yon. So, para sa akin, move on tayo dyan. And then, Miss Thailand, as a Thailand page naman na to, parang huwag kayong mag-alala. Hindi nila gagayahin ang bansa ninyo kasi alam ko na may sarili ding identity ang aming kandidata na hindi na namin kailangan panggayahin or talagang maging copycat. Kumbaga, tapos na kami dyan, nanggaling na kami sa mga ganyan. Ang gagayahin namin siguro ng Venezuela. O, di ba, charot? So, yun. So, ganun lang talaga, paikot-ikot lang. Wala namang masama kung maging idolo ka kung gusto mo suotin yung damit ko na katulad na ganito. Why not? Di ba? Kung gusto mo mag-win, why not? Di ba? So, maging magkamukha tayong dalawa. So, yun. Basta ang alam ko, maganda ako. So, yun. Ang fresh ko kaya ngayon, saka ang blooming, o, di ba? Nakita ninyo kung gano'n ako kaganda kasi may nagpapasaya sa akin. At kung sino yun, kayong lahat. So, yun. Dahil nababasa ko yung mga positive na comment ninyo na napapasaya ko kayo,
na nag-i-enjoy kayo sa akin. Kaya naman maraming maraming salamat at hindi ako nagsasawa mag-effort na magsuot ng ganito. At kahit pa sabihin ninyong katawa-tawa yung mga pinaggagawa ko dito, it's okay kumpara sa inyo. Kasi alam ko na napangiti ko kayong lahat. At alam nyo ba kung yung ngiti na yon, yung mga nababasa kong comment, grabe. Lalo ako nai-inspired, lalo ako nakakapag-isip na kung ano pa yung mga ilalabas ko. Dahil talagang sabi ko, ang sarap nung feeling pala na may napapasaya kang tao. O, diba? So, yun. So, kaya naman sa mga inggitera dyan, huwag na kayo mainggit. Gayahin na lang ninyo yung outfit ko. Diba? So, yun. So, wala na akong mawawala sa inyo kung gagayahin ninyo. Ang ganda ko kaya, Diyos ang Joseph, diba? Pang Miss Universe. O, diba? So, yun. So, fresh overload lang talaga ang labanan at uminom ka na madaming Ovaltine at paminsan-minsan kumain ka rin ng tender juicy hotdog. O, diba? Para at least, diba? So, saka siya, sabayan mo na rin ng vitamin C para maging masigla at masaya lagi. Diba, Gaisel Ortega? Hindi puro tender juicy hotdog lang. So, yun. So, kamusta naman? So, sana na-enjoy ninyo ang ating chika ngayong araw na to. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, huwag naman po kayong tabad. Huwag kayong maarte. Mag-subscribe kayo. Ang kinakasot ng ganito. So, yun. So, subscribe na. So, kamusta naman balahibong pusa natin dyan lumago. So, yun. And then, dun naman sa mga nagtutuwa at sa mga hindi natutuwa. So, wala na akong magagawa doon sa mga hindi natutuwa. Sa mga natutuwa ko, maraming maraming salamat. Spread love and happiness lang lagi. Kasi, yun naman yung importante ngayon sa mga panahon na to. Chill-chill lang and keep smiling. Diba? Sabi nyo gano'n? Walang imposible sa itaas. Basta manalig lang tayo sa kanya. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. Oh, diba? Kuragan, ano na. Kamusta ka naman? Diba? See you tomorrow! O, diba? Ang ganda ko pa din, Diyosa. O, diba? Fuck! Diba? Ang ganda, please. Charot. Sige, bye-bye!